Sa ibang balita, ipinagpatuloy ng Korte Suprema ngayong araw ang oral arguments kaugnay ng legalidad ng suspension order kay Makati City Mayor Junjun Binay. Ang detalye sa ulat ni Jonathan Lianes mula Baguio City via phone patch. Jonathan? Yes, Cathy, sa isinagong oral arguments kaninang hapon, hiniling ng tanggapan ng Ombudsman na bisitahin ng Korte Suprema ang legal doctrine na nagtatanggal ng administrative liability sa isang re-elected official gamit ang Rodolfo Aguinaldo doctrine, kabilang na ang hanay ng condonation na naunang kinatigan ng kataas-tuman. Sa naunang pagtalakay noong nakarang linggo, inalam ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kung hanggang saan ang sakop ng suspension order na ipinalabas ng Ombudsman sa nasabing punong ehekutibo. Partikular na inalam ng kataas-taasang hukom kung saklaw ng kautusan ang administratibo at kriminal na aspeto ng reklamo laban sa punong ehekutibo. Sinabi ni Carpio na batay sa kasalukuyang jurisprudence, kung nakabasa ang petisyon ng resolusyon ng Ombudsman sa aspetong pang-administratibo, kinakailangan questionin ito sa Court of Appeal sa ilalim ng Rule 43 ng Rules of Court. Magkaganon man, kung nakasentro ang petisyon sa kriminal na aspeto, kinakailangan ipila ito sa Korte Suprema. Isinigaw ang interpolasyon na una nang nilinaw ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na tanging ang administratibong aspeto lamang ang saklaw ng nasabing reklamo kontra kay Binay. Sinabi naman ni Solicitor General Florine Hilbay na batay sa umiiral na gawain ng Ombudsman, iginagawad nitong suspension na sumasaklaw sa administrative adjudication at hindi ang preliminary investigation o ang kriminal na aspeto ng reklamo. Ibinunto naman ni Carpio na batay sa jurisprudence ng kasong Ombudsman versus Cordoba na kung saan ponente ng nasabing desisyon si Morales nung bagi pa ito ng mga maestrado, nakasaad dito ang igawad ang suspension order sa kriminal na aspeto nito o habang isinasigo ang preliminary investigation. Batayan niya sa Section 24 ng Ombudsman Act, maaaring patupad ang suspension order habang kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang isang anti-graft body. Idinagdag din nito na hindi naman nabanggit sa Ombudsman Act na limitado lamang ito sa administrative adjudication at hindi ito maaaring ipatupad sa preliminary investigation. Mula sa Luzon ng Baguio, para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Lianes.